Kinumpirma ni dating AFP Westcom Commander Alberto Carlos na may nakausap siyang opisyal ng Chinese Embassy tungkol sa... Eto, kumpirmado. Kumpirmado na may nakausap na Chinese Embassy, yung militar ng Chinese Embassy si Westcom. Diyan pa lang, di ba? Diyan pa lang, meron na hong katotohanan yung paulit-ulit nilang dinideny na keso. Di ba, naalala nyo si Gibo, deny ng deny nung una. Sabi ni Gibo, wala, hindi totoo yan. Walang ganyang naganap na pag-uusap. Di ba? Deny sila ng deny. Ay, nako. Pero, ngayon, inamin niya na talagang nag-usap sila. Pero yung laman ng pag-uusap nila, hindi diniscuss sa Senate, sa executive session. Nako po. Sa West Philippine Sea. Pero itinanggi niyang nagkaroon sila ng secret deal. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. Sa unang pagkakataon, sinagot ni dating Armed Forces Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos ang issue kaugnay ng kanyang umanoy New Model Agreement sa Chinese Embassy tungkol sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security at Foreign Relations, inamin ni Carlos na may nakausap siya sa telepono na isang senior Colonel Lee na isang Chinese Dito, actually, medyo ano na sila dito eh, nayari ng konti eh. Kasi maniniwala pa ba kayo doon sa mga official natin na panay and deny? Eh, hindi totoo yan, walang usapang nangyari, walang ganyan-ganyan, di ba? Pansinin nyo, deny sila ng deny nun. Wala, wala, di totoo yan. O katarantaduhan yan. O sabay meron. Hindi, pansinin nyo, biglang meron. Oh, eh ngayon, ano ba pinag-usapan nila? Doon na lang tayo sa executive session. Sa executive session. Military attaché. Nang usisain ng News 5 si Carlos, sinabi niyang ang kanyang nakausap ay si Senior Colonel Lee Jianzhong. Pero giit ni Carlos sa pagdinig, wala siyang pinasok na anumang kasunduan na ikapapahamak ng ating national security. The term, common understanding, new model, we're not part of our conversation, Mr. Chair. It's only about, it lasted for 3 to 5 minutes. Ayon kay Carlos, pinag-usapan nila kung paano mababawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero hindi na niya idinetalye ang pag-uusap at tatalakayin na lang daw ito sa isang... Ano daw ang kanilang pinag-usapan? Para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero hindi ko nandidetalye, doon na lang tayo sa executive session. So sa madaling salita, meron pala talaga kayong usapan. Ayaw nyo lang pangalan ng gentleman's agreement, ayaw nyo lang pangalan ng new model para mas pasinungalingan yung China, pero meron pala talaga, nag-usap pala talaga kayo. Ibig sa, naiintindihan nyo yung ibig sabihin, nag-usap talaga sila about West Philippine Sea. Hindi pa pwedeng i-deny yun. Inamin mo na eh. Ano pinag-usapan nyo kung paano gumawa ng siopaw, paano gumagawa ng siomay? Ayaw nila nila ng label, boss. Naku, dami kong alam na ganyan. Mga lalaking ayaw ng label. Na, hindi, ano, kasi, alam mo, complicated talaga eh. Kaya, wag na tayo mag-label-label. Complicated. Huwag na, wala nang label-label. MU na lang, MU. Anong MU? Mutual defense system. De, mutual understanding, oh? Mali, mali, mali. Ha?
Ano ibig sabihin ng MU? Oo. Oh. Ngayon, ganyan yung mga lalaki sa mga babae, di ba? MU na lang. Huwag na tayong label-label. Delicate sa mga label na yan eh. Sabihin ng ano, MU, malanding usapan. Mali! Ang ibig sabihin ng MU, maharot na usapan. So dito, ayaw nilang sabihin na new models agreement, pero may usapan sila kung paano magiging mapayapa ang ugnayan sa West Philippine Sea. Tangina, wala lang label. Ay nako, tinatarantado nyo mga Pilipino. Kayo mga dyan, tinatarantado nyo. Hindi ako na... Hindi ko sinisisi si ano ha, si baka akala ninyo inaano ko si Carlos. Hindi eh, dede. Siyempre hindi siya pwedeng magsalita, di ba? Hindi siya pwedeng magsalita ng tapos. Delicate so. Pero, ganun na yun. Ibig sabihin, inutos sa kanya, kaya nga executive session eh, di ba? Kaya nga executive session, yun na lang sasabihin. Executive session. Particularly during our rotation and resupply mission in Ayungin Shoal. And coming from the December 2023 raw reserve, where our supply ships were water cannon, and we were planning for the next raw reserve. Nasa kalagitnaan daw siya ng operasyon sa West Philippine Sea nang tawagan ni Lee, at hindi niya alam na nire-record na pala ang pag-uusap nila. So I have not given my consent to record to anybody, and I have not been asked for permission. Eto, sinasagot lang naman niya yung mga tanong, ano? Pero sa totoo lang, sabi ko nga eh, it doesn't matter whether you record or not. O sige, sabihin na natin merong pagkukulang o merong ginawang katarantaduhan ng China. Oh, sige, okay, agree ako doon. Bakit ni-record, di ba? Lalo na pagka-sikreto usapan. Ang ina, pagka nire-record, delicate siya. Mantakin mo yung mga nambobola siya yung mga kalalakihan. Bago, alam mo yun, para mapilit kang bumukaka. Kung ano-ano pinapangako sa'yo. Mamahalin kita. Magkakapamilya tayo. Iiwan ko yung asawa ko para sa'yo. Di ba mga ganyan mga kalalakihan eh. Hindi talaga ikaw ang mahal ko. Malabo na kami ng asawa ko. Tapos nung nagyarian na kayo, hindi, totoo yung nagyari. Pagkatapos ninyo magyarian na, bigang hindi pala, hindi kami pwede maghiwalay ng asawa ko. Paano kung may record? Delicates ka, di ba? Kaya nga, alam mo, kaya sa mga kababaihan dito, yan ang payo ko sa inyo, ha? Sa mga kababaihan na andi dito, yan ang payo ko sa inyo. Kung gusto ninyo na... na hindi kayo lokohin ng mga kalalakihan. Pag nagbobulahan kayo, lalong-lalo na pag tigas na yon, ha? I-record nyo. Kasi ang lalaking, hindi ito, sikreto ito ha. Hindi ka nagloloko dito. Ang lalaking galit na galit na. Lahat sasabihin yan. Totoo. Uy, hindi ho ito bastos. Ito, binibigyan ko kayong sikreto, mga kababaihan. Kayo mga kababaihan, binibigyan ko kayong sikreto. Ah, pagka medyo napansin nyo, uy, parang ano, may gumagalaw na ano, ahas dun ah. Ready nyo na kagad cellphone nyo, record nyo. Pak, record oh. Kahit yung boses lang. I-record nyo, tapos ilapag ninyo, tapos nag-usapan kayo. Lahat yan, ipapangako niyan. Tapos, pagka tapos na, di ba? Siyempre, medyo kakabig na ng konti yan. Oh, kakabig na ng konti yan. Pagkabig niyan, sorry, may record ako. Sabi mo, hihiwalay mo asawa mo, animal ka. Oh, gusto mo i-play ko ito sa asawa mo? Tinuturo ako kayo ng sikreto. Oh, ay, gusto mo ipadala ko doon sa asawa mo, ganun. Sabi, galit ulit si Wambol, sabi niya, wala namang bistuhan, Brad.
Hindi, alam mo bakit ko ito kinikwento sa inyo? Ganyan na nangyari dito. Oh, nataranta sila nung may recording. Iba-iba na kwento nila. Una, wala. Di ba, pansin ninyo? Nataranta sila eh. Una, wala. Eh, bigla may transcript. Ay, puta, meron pala. Shit. Ah, ano na? Sandali, ano na? Illegal yan. Illegal. Ay, ibig sabihin pala ng illegal, ibig sabihin meron talaga nangyari. Sandali. Hindi authorized yan. Hindi authorized yan. So ngayon, ano tong kwentuhan na to? Wala. Di ba? Nataranta sila kasi nalaman may recording, tapos meron transcript. Kaya yung mga kababaihan dito, lalo na yung may plano maging kabit, i-record nyo. Sigurado yan. Huli yan. Pag na-record nyo pa, pwede nyo pang singilin yan. Sabi mo, pananagutan mo ito. Di ba? Ayaw mo pang mag-balloon. Mag-plastic, pananagutan mo ito. Ikaw naman, syempre. Sinabi naman, hindi, totoo yan, may mga ganyan eh. May mga ganyan eh, yung mga sabi nila, hindi, pananagutan kita, ganyan-ganyan. Huwag na, hindi masarap pagka merong security guard. So, ikaw naman, basta, pag may nangyari, ikaw ang bahala sa Oo, akong bahala sa iyo, pananagutan kita. Basta, wag naman siguraduhin mo na, akong bahala talagang... na-record mo na. Pag hindi mo na-record, pagkatapos nun, pag nagkabunga yan, sasabihin yan, hindi akin yan. Biglang hindi sa'yo? Disgrasya lang yan. Disgrasya ilang beses mong binomba? Paano naging disgrasya ilang beses mong binomba? Ay, disgrasya. Gano'n? Ay, nang disgrasya yan. Araw-araw mong binubomba? Disgrasya? Hindi, may ganyan di ba? Disgrasya. Tapos sasabihin mo, hindi akin yan. Gabi-gabi mo ang binabanatan, hindi sa'yo. Animal ka. Pero pag may recording kayo, may pureba kayo ngayon. Di ba may pureba kayo ngayon? Hindi mo pananagutan? Ipadala ko to sa asawa mo. Sabi mo pa dito, masarap ako. Sabi mo, mas masarap ako sa asawa mo. Yari ka ngayon, di corner mo. Yan ang lesson natin dito sa Gentleman's Agreement New Model. Yeah, ganun lang yan. Tinuturoan ko kayo mga kababaihan, ha? Gayahin nyo ang China, nagre-record. Gayahin nyo ang China. Tapos, pagka, di ba, hindi kayo pinanagutan, punta kayo ngayon kay Tulpo. Trending kayo ngayon yan. May video kayo, may audio kayo, di ba? Isipin mo, nandun kayo sa audio, paparinig mo yan kay Tulpo. Tatawanan ng tatawanan ni Tulpo yan, for sure. Di ba? Sigurado yun. Gagawin ko yan, boss. Marami nabibili dyan yung mga maliliit lang na recorder. Booking na booking itong nangyari dito sa sa new model na to no? To do so, Mr. Chair. I was surprised when the military attaché called you. Yes, sir. That is not normal in the conduct of our RORI mission. It's always a unilateral action or unilateral decision on our part to conduct the RORI. But for this particular RORI, sabi nito, believe na ako may asawa kang sa ngayon 50-50. Ayoko nga magkaasawa. Delicates. Mamaya pag-usapan natin yan kasi yung divorce law, napasya na, naku po, patay tayo dyan. Told me,
Matapos ilabas ng Chinese embassy sa ilang... Alam mo yan nga yung inaantay kong tanong eh, bakit ka biglang nawala sa Westcom? Totoo, may tanong kasi dito, anong reason bakit siya natanggal sa Westcom? Yan nga yung inaantay kong tanongin ng mga senador eh, bakit bigla kang nag-retire? Bakit bigla kang nawala? Anyari? Hindi, totoo, yun ang iniisip ko. Anong nangyari? Bakit hindi tinanong yun? Bakit bigla ka ngayon nag-retire sa Westcom? Ano to? Sino nagsabi sa'yo mag-resign ka? Ayaw mo na?